Steve Kalikot. So yan, kamusta mga kakalikot? So nandito kami ngayon sa Marilao, Bulacan. So kung papansin nyo, ito, napitan natin yung pangalan. Nandito kami sa... Ano ko kung nakikita? Yan, Rev Jos Engineering Machine Shop. So ang pakay namin dito is magpapalighten kami ng front shock namin. So yung sa akin nandun na, binigay ko na doon. So sa kanya, dito kay paring RJ, tatanggalin pa niya. May papakita ko sa inyo kung papaano nga ba ginagawa yung paglalighten ng shock. So may design na rin si sir, yung kausap namin na nandito. Mamaya papakita ko rin kung sino siya. So kung sa mga gustong magpa lighten ng front shock dyan, ipopost ko po yung exact address dito sa Marilao, Bulacan. Oo nga, parang ang hirap kasi pag mag-edit ka ng ano eh, ikawa ng iba eh. Kahit pabalik-balik sa akin yun, basta kaya sa akin galing yun, walang problema. So ito po, yung shock natin, ayan yung isa. Ito ata yung sa right side. So yung isa, sinasalang na ni sir doon. So siya po yung gumagawa ng... gumagamit ng machine dito sa... Sir, kayo po yung may-ari nito, sir, lahat, no? Ano pong pangalan nila, sir? Arvin. So, yan po si Sir Arvin. Dito lang po yan sa Rev Jos Machine Shop sa Marilao. So, tabi po siya ng NutriAsia, sa likod po ng NutriAsia. So, mamaya papakita po natin habang ginagawa to. Pagka magtatabas tayo, sir, ilang mm yung tinatabas sa outer? Palalabasin na natin yung kulay. Ah, palalabasin lang yung kulay. So mas matibay nga siya, sir, no? Kasi yung iba talaga sagad kung magtabas eh. Dito din sobra agad. Nawala yung tibay eh. Come so you pwede, pero ibang tara naman, palalabasin mo lang yung kulay. Kahit matapos ka ng dalawa, kaya ka. Oo. Ipabibitaw yan. Eh, lalo na yung isa, sir, yung kasama ko, pang-araw-araw yung motor nun. Pang-araw-araw ng pang-street bike. Pang-daily. Maganda kasi pang-daily. Ay, kita mo, may kurbo talaga eh. Oo nga. Testing ni sir kung nakasentro ba yung shock. So nakasentro na, yan po. Sinisimulan na po siya bawasan. So medyo mabusisi talaga pala siyang gawin. Yeah, I need to do a marketing.
Ay, dati? Ano nangyari, sir? Putol bala? Putol ang dalim. Oo, putol. Putol ang dalim ko. Okay, sa kanya. Pati ibay, sir. Pati ibay, ah. Nagkaroon ng konti na gano'n. Bumukay na konti. Hindi naman na... Hindi naman na makapal pa, na bulta. Hindi na ako, baka kaya ako. So, bali mga kakalikot, ito po siya. Sinalang po yung shock na nakakabitong inner tube. So, sa iba po kasi, hindi sila tumatanggap ng pagpapala item na nakakabit pa yung inner tube. So, dito po kay Sir Arvin, kahit po nakasalang nakasama yung inner tube, wala pong problema. Ito po yung inner tube. Ginagawa ni Sir Arvin, nilalagay po siya ng markings para kung saan po niya titirahin. Grabe sir, no? Konting-konti na lang. Nakapal pa yan. Nakapal pa yan? Oo, nakaw? Oo. Nakapal pa yan. Dahil yung shock sa loob niyan, yung inner tube, diretso lang na ganito. Yung papasukan, diretso lang. Yung papasukan. Ah. Salamat lang nakaganon yan. Oo. Na nakapal niyan. Pero yung bala mo sir, malapit na halos tumama dito sa ano. Dikita na yan eh. Saktuan nga lang yan. Nakakatakot eh. Saktuan lang yan. Pabang mga professional lang po ang mga gumagawa nito. Kung sumabit, bahala na. Sino, kung ano yung sasabit, swerte nyo kung talib. Wala nang bracket. Ubi kayo, walang tapalodo. Walang tapalodo. Wala, wala kayong kabit ng caliper. Wala kayo. Ano na, no? Pre-wheel. Pre-wheel. Diba nga, gusto brakeless pa eh. Ay, kailang iya. Sa likod. Sa likod. Pa kami yun, no? Pang everyday, wala ka sa likod. No? Ay, ganun talaga bro eh. Pero pagawa sa akin ng brakeless eh. Para malinis tignan. O una, yung motor niya, yung order niya, pinagandiyan niya ng gunshot. Bumili siya ng clutch kit. Kompleto. Nagsawa, tinatanggal yung clutch. Ang reminded yan yung tao minsan eh. Parang ito sir, yung kasama ko sir. Bakit? Di mapangal eh. Kailangan ko nag-awa eh. Sabagay, kanya-kanyang trip na kung gusto nila sa buhay. Kaya nga eh. Ito yung ginagamit para sa design. Pinamalapad niya. Hindi kasa dito. Ayun nga no. Kaya hindi ko malagyan yung dito. Iba nalalagyan to dahil maliit yung ganito nila yung gilid, yung holder. Pero pero sir, maganda to kasi matibay. Sa mas marami sa akin, iba kasi ano lang, isang design lang na maliit lang. Oo nga. Pero yung holder, manipis. Kaya kahit pang sulok-sulok. So mamaya, malaki pang marami yan. Papakita natin kung paano ginagamit yun. Yung paglalagay ng design yung magagaspang. So natapos na sir yung banda dito sa taas. Kaya yan, siguro mga isang oras. Tagal pa pala. Wala na isang oras siguro. Wala na matagal dyan eh.
kanan. Oo nga, kasi ang daming ano, iiwasan. Dami kong iniiwasan. Masyado ko sa iyo ng sarang testa, no? Oo. Grabe, ang hirap naman yan. Yun lang yung dinabasan dun. Yung dulo-dulo. Kaya mamaya dun sa kabilang yan, dire-direkyo. Oo nga. Mauubos yun, yung kakabitan na ano. Ubus yun. Oo nga eh. Narinig nyo po yung Raider and Max saka Aerox. May hirap po siyang ilighten kasi marami pong iniiwasan sa right side na shock. Kaya i-advise ko sa inyo mga kakalikot, kapag pupunta rin po kayo dito, maganda tanggal na po yung mga shock nyo para bawas oras. Eto sir, pag umiikot to, dire-diretso. Ang galing ah. So ito po, ayan, automatic po. Ayun yung pinagawa mo sir. Pinagawa mo to eh. Pag umiikot ka, ito. Kaya yung kaya na ito. Ibantay-ibantay. Oo. Pinagawa mo yung ikot yung maikot ito sa ito-ibantay. Oo nga. Sir, yung di maliit, di malaki. Alam mo naman yung dumi. Pag kumapit yung dumi, magto-toothbrush ka yun. Maganda yun, medyo maliit lang sir. Pero nung sa motor ko yung puti, yung Shogun. Maliit lang talaga yung sir. Maliit na maliit. Oo, maliit lang sir. Converted, converted yun, pakiksakin yun yung tunan. So, ito na po mga kakaligot. Tapos na po siya, i-design na lang po natin. Ang sayo natin, bago mong buo ako eh. Maliit lang. Stig! Galing. Hindi na nakaliit. Ayan pre, tingin mo okay na yan.
Pasensya, mas madalas linisin yun eh. Pawak nga, sir. Linisin niya, kasi anipis. Hindi pa tapos na, lalagyan pa natin ng divide yan. Bubuhitan pa natin. Ang galing. Ano, ganyan nakalito yan? Tingnan mo, hawa mo. Oo, huwag mo. Pang mais naman eh. Mas maganda, mas parang nasasalit mo sa naman magusto na konti. Mas mabilis ang linisan, sir, no? Mas mabilis. Sa akin kasi medyo malaki eh. Mayroon pa yun ang siksik po, tek. Siksik talaga yun, sir, eh, pag sa malaki. Mamaya pa, hugasan yan. Pressure water ka ng dito. Oo nga. Angas. Ang galing, sir, eh, no? Hindi po siya umakalas, no? Hindi gumagana, no? May ikot. May ipag lang lang. Kailangan dyan kayo. Yung ba kasi nilalagyan ng langis. Ah. Hindi na pagkilalagay ang langis yan. Ito ang design. Hindi na kapot ka pag may langis. Almost. Oo nga, tama, tama. Oo, may sabi rin, baka yung buhay sak mo. Ayan, nalagyan na po ng guhit-guhit. Ang galing pala niya, sir, no? Yan pala yung adjustan niya sa taas. Ha? Ito, sir. Yung mga silbi pala yan. Attachment siguro. Attachment na yung talim. So, kasi pwede ko lagay lahat ng talim. Para Sa pasada lang. Oo nga. Kanto sa bitan. Oo nga. Madala na ako. Tama na. Okay na yung pa isa-isa, kahit matagal. Ano ito makapunti, basta yung buwan ang sabit. Talas ng mata rin, sir, no? Oo nga eh. Saglit lang. Stig! Ito lang po yan, Sky Sir Arvin. Nakasubscribe sa'yo ko yun. Kasama sa'yo. Para ma-meet and greet ka rin. Wapo. Yan po. Ibababa na po yung shock. Tapos na po yung right side. Wapo. Lang, galing yan. So ilang oras din ang inubos na isang shock? Dalawa ka? Halos dalawa, no? Dalawa? Oo, halos dalawa. So, ito na po yung finished product. Eh, medyo nadumihan po, pero dali lang dinisan yan. Ang galing. So, ayan, sir. Ayan po mga kakaligot, oh. Nakakabit pa po yung inner tube natin. So, sinalang na po yung left side. Sa labas, may gumagawa na rin naman ng crypto. Parang ang laman ko lang sa labas, ang laman ko sa kanila, kaya ko isaan ng buong malaking maliit. Ah. Kapag labot ko nila, tanggal din. Tanggal, oo nga. Saka, muli na sa labas yung pan-design. Yun nga eh. Para sa iparate lang din. Mm-hmm. Yan naman sinusunod ko sa labas eh. Ang dataas, magtatatawag. Yung mga matanong dyan. Ito sir, yung kung stuck ko yung dasil mo, oil mo, intact pa rin. Kasi pag tinanggal ko kasi yan, mahirap pa tayo balik sa dati. Yung babalik natin, pero yung laro niya,
hindi ko magiging natin masisigurado kung laro niya yung pa rin yung dati. Kaya nga eh. Magbabago yan eh. Malaking magbabago yan sigurado. So eto, makakalikot. Ito yung left side ng chakot. So ngayon po, naka-automatic po yan. Layo pa ba? Layo pa. Layo pa. So yan po, maglalagay na po siya ng design. Yung layo pala. Susukatin natin yung layo ng unang nagawang shock para pantay dito sa kabilang side. Sa una, lalagyan na muna ng marking sensor. Tapos na po. So natapos po yung shock, 8:30 tayo nandito, 10:30 ngayon. So ilang oras yun? 2 hours lang po yung dalawang shock. So ganun po siya kabilis mga kakalikot. So ang sasalang na, ito na yung sasalang. Kanan muna, kanan, yan. Buburahin din naman ang machine yan eh. So another 2 hours po ulit dito sa shock naman ang aking kasama. So yun na po. So 2 hours din po natapos yung kay Kuya RJ. So, ito na po yung finished product. Kinakabit na po. So ganyan po siya kakainis. Dito lang po yan kay Sir RB. Ayan po siya dito sa Rev Jos Engineering Machine Shop. Pabukog talaga to? Ano siya? Pogi! Pogi din na may are oh. Maganda. Ito dapat, ito malubog talaga to. Oh, ginagawa ko rito, kinifix ko yun. Yung wala ka na makikita ang ganyang kakalubog. Nakapix na siya. Napalit ako ng aluminum na mahaba rito. Hindi naman matigas si cambio, sir? Oh, hindi naman matigas. Tapos ito, tinatanggal ko na yan. Pinapalitan ko rin ng aluminum. Ayos, sir. Lahat yan naka-aloy. Wala nang bearing, sir? Wala na. Aloy na lahat. Maglalaro naman yan sa aloy eh. Aloy sa aloy. Hindi naman... Kasa bakal sa aloy. Ah, bakal sa aloy. Bearing, bakal eh. Ito, aluminum. Hindi, unang pupid ko rin eh. Aloy. Oo nga. Tatalo, bakal. Yung pera yung tagal niya, sir? Matibay. Matibay rin. Pogi, oh. So, yun din po yung sa akin. So yung motor ko nasa bahay. Oh, budog. Scam. Oh, dyan lang sasakay pang pala. Oh, sir, dati yung mga wala pang ganyan, no? Parang ganyan lang rin yung design niya, pero mas malaki. Pagod talaga yan. Ito ginagawa ko lang. Kung may nabibili na, okay na. Mas madali. Sakit pa, diba? Oo nga eh. Kasi papagawa ka sa masinsak ng ganyan lang, buka mahal yan. Isang piraso. Hindi ka na lang. Saka full sheet na kasi pero kapag isang buwan. Kaya nga eh. Buti hindi rin ako nagdala. Buti ito lang dinala ko. Saka 4. So ayun na nga mga kakalikot no. So kasulukuyan pong naguhugas ng kamay yung kumpare ko. So ito po. Di po sa binibuild up ko yung shop ni Sir Arvin no. Pero ang kumbaga parang ang judgment ko po kasi dito sa pagkakagawa niya is sobra pong pulido talaga. So imagine niyo po sa isang set ng shock, umabot po ng 2 hours lang tapos ganyan po kapulido. So by the way, ang presyo po pala nito, kung hindi niyo po na itatanong,
Napakamura din po mga kakalikot. 500 pesos po, pair na po ng shock. So yan po, yan po yung, kung into details po tayo, ganyan po siya kapulido. Ayan. So syempre, dito hindi na umabot dahil dito po kumapit yung clamp nung machine. So yan po siya. Sa akin, ganyan din po ang itsura. Ayan, hindi pa po na kasi nakakabit sa motor ko. Pero ito po, ito yung pinaka base model natin. Ayan po siya, ganun na ganyan din po yung pagkakagawa sa akin. Okay, so yun lang po mga kakalikot, no. So kung nagustuhan nyo po itong video, pwede nyo pong i-like and share. Tapos subscribe na lang po tayo. Then hit nyo po yung bell button para updated po tayo sa lahat ng bagong upload na video na gagawin ko. So yun lang po, maraming salamat. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. For more updates, just send your comments below. Click the notification bell and don't forget to subscribe. Okay, thank you.